Good day mga boss. Sa video pala natin ngayon ay magpapalit at maglinis tayo dito sa may engine sprocket side. Bali dito sa gagawin natin ay sa alam nating effective at pinakamurang paraan at higit sa lahat ay hindi masisira ang o-ring sa ating motor. Simulan na natin at pagpasensyahan nyo na pala at medyo madumi ang ating motor. Ayan, no? Medyo kalawangin. Bali, tulad dito sa mga motor nating Raider 150 carb, ang una muna natin tatanggalin ay itong sa may footrest kasama itong cambio pati dito sa may bracket. Pagkatapos nun ay ang kasunod nating tatanggalin ay itong sa may itong speedometer sensor para siguradong hindi nakasagabal. Bali dito sa pagluwag nga pala ay kailangan lahat ay pa-counterclockwise para iwas iwasira na rin sa ating mga bolt. Bali, tatlo lang naman ang tornilyo niyan na kailangan natin tanggalin. Yan, ensyo. Tatanggalin na natin at para makita natin kung gaano na karami ang naipon nito. Kikita na natin. Ayan, medyo marami-rami ng naipon. Marami-rami ng naipon na alikabok. Bali, ang kasunod na tatanggalin natin dyan ay itong sa kadena. Tatanggalin natin yung lock. Habang nakababad yung ating kadena ay sprayan muna natin to kasi tatanggalin natin tong engine sprocket. Unahin muna natin dito sa may gitna para lumuwag-luwag siya kahit papano at malaglagan dumi. Ang ginagamit ko nga palang pang-spray ay kerosene or gas. Tabi muna natin to. Tips ko lang din mga paps, pag alimbawang ito pala itatanggalin nyo ay mas maiging nakakambyo para siguradong pigil siya. May persang pumipigil sa kanya tapos bigla ang hampas din para talagang tanggal. Yun, kabila naman.
Bali, tapos na nating tanggalin. Ang ginagamit pala nating ano, itong pang-spray ay kerosene or gas. Bali, bakit nga ba kerosene ang ginagamit natin? Bali, pwede rin kayong gumamit ng krudo o kaya ng tinatawag nating diesel. Bali, mas bakit nga ba ganito ang ginagamit natin? Pwede naman tayong gumamit ng gasolina. Bali, alam naman kasi natin na talagang matapang ang gasolina kumpara sa krudo o gas. Bali, may mga giniingatan kasi tayo ditong o-ring tulad nito dito. Yan, makikita natin yan mamaya-maya. Kaya delikado pag ang ginagamit natin talaga ay gasolina. Mas matapang kasi ito kumpara sa kerosene o krudo. Bali, mas maiging tayo nag-iingat na lang din. Pwede naman kayong gumamit ng ibang brand dyan. Depende na lang sa inyo kung paano nyo talaga ingatan ang inyong motor. Bali, nakikita natin talagang effective. Kaya mas maigi talaga mga paps na tanggalin natin ang engine sprocket para pati itong kakasingit-singitan ay linis. Ang ginaganda kasi nitong kerosene kumpara sa krudo, kasi ang ginagamit ko din dati ay krudo, ay itong kerosene kasi ano, hindi siya gaanong mamantika o madikit. Hindi tulad sa krudo o diesel na recommended ka pang gumamit ng detergent o sabon para matanggal yung medyo mantika-mantika. Kaya mas maigi talaga na alam natin kung paano maglinis sa sarili man lang natin, nag-DIY lang tayo. Dahil magkano rin ang magagastos nito, magiging bayad kung ipapagawa natin sa iba, diba? Mas maiging ganito, tipid tips na lang. Ganitong direksyon ang tamang paglalagay.